Hello, yan. Good evening po. Ngayon, titry po natin yung loom na tinuro ni Sir Santi at yung nirefresh niya po sa akin na command. Tinuro niya kung paano mas mabilis na mag-add ng mga estudyante po sa ating Google Classroom na hindi na po nagtatype. For example, 100 students yan. Hindi na po tayo magtatype isa-isa dahil gagamitin lang po natin yung isang command sa Excel. Tapos, pwede na po natin silang i-copy and paste na mas madali sa Google Classroom. So, na po, i-delete po muna natin ko. Ayan. Tapos, for example, yung mga estudyante natin hindi pa naka-alphabetical. Pero ito naka-alphabetical. So, in case hindi pa muna naka-alphabetical, highlight nyo po yung listahan ng mga estudyante natin. Tapos, punta kayo sa data and then sort sheet by column A to Z. Automatic po, mag-arrange po yan alphabetical. So, pagkatapos po nun, i-copy po natin sila ulit para mag-retain naman yung pangalan nila. By the way, ginagamit ko po ngayon ay yung spreadsheet ng or Excel ng ating Google. So, pwede nyo pong i-type yan, thesheets.google.com. So, pwede nyo i-download yung class list, tapos i-paste nyo po sa inyo Google spreadsheet. So, pag nais na po nyan, ang first step po is to highlight again yung lahat ng mga listahan no, or listahan ng ating mga estudyante. Pagkatapos punta po kayo sa data and then gagawin po natin sa data, may hahanapin po natin yung command na split text to column. So, automatic po yan, di-detect niya. So, yung kamaya rins, dahil may comma na nag-iwalay sa kanila, so pwede niya pong iwalay yung surname and first name. Usually, ganyan po. Pero paano kung dalawa yung pangalan ng, or dalawa yung first name ng bata? Pwede po natin gawin is, gagawin po natin ulit yung command, highlight po yung pangalan and then data. Pagkatapos po ay split text to column ulit. Kaso nga hindi niya po in automatic dahil hindi niya makita kung alin pa hinihiwalay niya. So ngayon, dun sa separator, ang pipindutin po natin na yung space. Yan. Ibig sabihin yan, hiwalay niya yung mga may pangalan or may mga dalawang first name. For example, Mary Joy, Paul Adrian, Arnold Kevin, or kung minsan, meron po yung mga middle initial na nakalagay. Dahil sa atin po RCC domain, ang gagamitin lang ay yung first name. Kung dalawa po yung first name, yung unang pangalan sa first name plus yung apelido. Then dito na po mag-start yung magic na gagawin natin or yung command na gagawin natin para mas mapabilis po na mag-add ng estudyante. So una is to type equals and then yung command po is concatenate. Yan, concatenate. Pagkatapos po, pag mag-add ang estudyante, first name po muna. And then, makikita nyo naman sa command na nandito sa blue dyan, sa taas, kung paano siya nasusulat. So, rens, tapos, sa pagkukomand po is, comma, open quotation, tapos ano po ba ang kasunod ng pangalan, it's underscore, tapos close quotation, comma. So, dinitaw nyan, rens underscore, katapos po yung apelido. Tapos, comma po ulit. Tapos, open quotation, rents, kamaya. Tapos po yung at sign. Tapos, close quotation, comma. Lagi pong ganyan ang lalagay natin. So, open quotation, yung letter or yung symbol na itatype natin. Tapos, close quotation, tapos comma. So, rents, kamaya, at RCC. Pero hindi po lumitaw. Dahil wala pa siyang open quotation ulit. Tapos, RCC, close quotation, comma. Tapos, open quotation, dot, tapos close quotation, comma. So, lilitaw at RCC, tapos same command po, edu, close quotation, comma, at rcc.edu, open quotation, period, close quotation, comma. So, lilitaw at rcc.edu, tapos open quotation, ph, close quotation, tapos enter. So, automatic po, ang lilitaw ay ito, rents underscore kamaya at rcc.edu.ph. So, isang command lang po ang ginawa natin at kung kahit 1,000 students po yan, idadrag lang po natin. Tapos, ayun na. Umitaw na na lahat po ay meron ng ganun na command. So, hindi na po tayo magta-type ng rents kamaya at rcc.edu.ph or red dahil gagawin na po agad ng Excel yan. Tapos po, punta po tayo sa classroom. For example, ako po, gumawa na ako ng sample.
So, ako yung teacher, mag-a-add ng student. Ang gagawin lang is, miss na magta-type ng mga, kunwari, 1,000 nga po yan, hindi na po ay mahirapan dahil isa-isa nyo na lang silang ika-copy, Ctrl-C, tapos paste, tapos copy, or copy, tapos paste. Sinubukan na po namin yung i-copy lahat tapos paste, meron po siyang command na mali. So, dapat isa-isa nyo na lang po. At least hindi na kayo magta-type. So, class nyan, i-invite nyo na lang po sila lahat. So, yun po yung one of the easiest way to transport from class list into the Excel or dun sa spreadsheet. Tapos, i-add po yung mga estudyante natin sa ating Google Classroom na mas madali. Hindi na po kayo magta-type ng napakaraming at rcc.edu.ph dahil automatic po sa command na concatenate na namin sila gagawin. I hope may naitulong po ito sa inyo sa pag-add po ng estudyante sa Google Classroom. Thank you po.